Hello everyone, my name is Lloydy at welcome po ulit sa video ko. So today, ang ating question ay, paano po yung yon ka pag hindi nagamit? Just in case na hindi po ninyo nagamit ang lahat ng yon sa ninyo, ito po ay i-convert nila sa cash. Babayaran po yan at ito ay usually nangyayari ng January ng susunod na taon. Kagaya ngayon, 2021, yung hindi ninyong nagamit na yon sa noong taong 2021, ito ay usually i-compute at isasama sa ating salary pagdating ng January. If ever na ang employer ninyo ay hindi ito ginawa, kung kayo ay magre-resign na or di kaya ay mag-e-exit na, pwede nyo po itong kuhanin sa kanila. Tandaan lang po ninyo kung ilang ang yonsa na ninyo na hindi nagagamit. At isa pong paalala, ang mga company na meron pong 4 na empleyado pababa ay wala pong yonsa. Yun po yung sad na balita. At para po sa mga 5 employee pataas, kung kayo po ay 5 empleyado pataas, kayo po ay may yonsa. Subali, tandaan po ninyo, just in case na kayo ay may summer vacation, ito po ay hindi po legal holiday. Ito po ay no work, no pay. So maaaring ang mga company ninyo ay ikaltas ito sa yonsa. Kaya tandaan ninyo kung ilang araw ang naging summer vacation ninyo. Ang 5% pataas po ay bayad na po ang lahat ng legal holiday dito sa South Korea. So may chance na kayo, malaki na ang chance ninyo na mahabol ang mga yonsa na hindi ninyo nagagamit. So uulitin ko, maliban sa summer vacation which is non-legal holiday, no work, no pay, ito po ay maaaring kaltasin sa inyong yonsa. So sana po ay malinaw. Ang mga yonsa na hindi ninyo nagamit ay i-convert po ito in cash ng inyong employer ng susunod na taon. Usually, ganun po iyong ginagawa. Just ever na hindi ito nagawa, ito po ay maaari ninyong kunin kung kayo ay mag-e-exit na or di kaya ay magre-resign sa inyong empleyado. Sana po ay malinaw. Again, this is Lloydy. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!